Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pangalawa sa pinakamalaking bilang ng mga foreign nurses sa UK ay ang mga Pinoy nurse na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagdami. Kaya naman, malaking bahagi sila ng pag-unita doon ng International Nurses Day. Nagpa-patrol Europe at Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Hindi maikakaila ang lumalaking puwersa ng mga Pinoy sa National Health Service o NHS sa UK. Umaabot na sa mahigit 40,000 registered Filipino nurses and midwives sa Nursing and Midwifery Council sa UK. Pangalawa ito sa bilang, kasunod ng Indian healthcare workers. Kaya malaking bahagi sila sa pagunita ng International Nurses Day nitong Mayo. Aminado ang mga Pinoy nurses na napakahalagang papel ang kanilang ginagampanan. Being a nurse po is very rewarding and we are all respected and valued as a profession here in UK. Napaka-importante being a nurse kasi advocate ka ng pasyente. They tell you everything at the same time, ikaw ang nilalapitan nila, ikaw ang nagre-represent sa kanila para in between sa doctors and sa families nila. And naging nurse ako kasi gusto kong to make a difference in their lives. At kung paano naman nabago nito ang kanilang buhay. Life here in UK is much better compared back home. I didn't say that it's bad back home, but it's a bit more comfortable living here. With all these opportunities we have, free education for the kids, and free hospitalization. Malaking karangalan naman para sa ilang Filipino nurses na mapabilang sa taunang commemorative service sa Westminster Abbey. Pinangunahan ng senior level nurse ang pagkatawan sa British Filipino nursing professionals. Ito'y bahagi ng selebrasyon ng buhay at legasiya ni Florence Nightingale, founder ng modern nursing. Sa katatapos na Buckingham Palace Garden Party, imbetado naman ang ilang senior level nurse tulad ni Susie Lagrata at British Empire Medal awardee na si Louis Horn. Inaanyayahan din ang publiko na bisitahin ang Florence Nightingale Museum sa London para mas maunawaan ang kahalagahan ng nursing profession, lalo na kung may digmaan at pandemya. At para maunawaan ang kabayanihan ni Florence Nightingale at ang modern day nurse heroes. Gayun din ang ibang bayani. This is a new exhibition here about the Flying Nightingales, who were a group of remarkable women who were flying into D-Day Normandy beaches to evacuate injured servicemen back to the UK. Inaalala rin sa museum ang kabayanihan ni Florence noong Crimean War at kung bakit dedikasyon, malasakit at husay ang ilang katangiang patuloy na isinasabuhay ng mga nurse at midwife sa UK. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Nagbayag po naman ang pagiging bukas sa pag-uusap ang punong organisasyon para sa Filipino Cultural Center sa British Columbia sa karibal nitong grupo na nagsusulong din ng sarili nilang proyekto. Nagpa-patrol, Rowena Papasig. Isang masiglang hip-hop tinikling dance number mula sa mga Filipino-Canadian teen ang nagbukas sa pulong ng Mabuhay House Society at community leaders upang maging masaya ang pag-update tungkol sa Provincial Cultural Center project sa British Columbia. Ayon sa Mabuhay, ang proyekto na may limang phases ay handa na para sa susunod na yugto nito ang online public engagement. Inilunsad na ng BC ang online survey na layong alamin mula sa mga Pilipino ang mga gusto nila para sa Provincial Cultural Center. Kasama sa mga tanong kung ano ba ang tingin ng mga Pilipino ay magiging importanteng gamit para sa cultural center at kung ano ang inaasahan nila pag binisita nila ito. Pwede nang sagutin ang survey at magtatapos ito ngayong Disyembre. Really excited. I know people can't wait to answer that official survey as that will be on the government website. Gayunpaman, hindi napigilan ng ilang mga leader na dumalo na magpahayag ng pagkabahala dahil sa ginagawang katulad ng community center project ng grupong Filipino BC. Ngayon ay confusing dahil we're talking about community center and cultural center.
Dagdag ng Seniors Brigade Society of BC, marami sa kanilang miyembro ang nalilito kung aling grupo ang may suporta ng pamahalaan. Hinimok ng grupo ang Mabuhay House na solusyonan ang gulong ito. They don't know where they will support. This group or that group. They must admit it's a reality. There are two groups working on the same goal. That division will not end up anywhere. Bukas naman ang Mabuhay para makipagdialogo sa Filipino-BC para sa pagkakaisa ng mga Pinoy sa proyektong ito. But we cannot stop them. If we can work with them or they can work with us, our doors is open. We are continuing to reach out and, you know, build, bridge the gap and figure out ways on, you know, to collaborate and provide clarity to the community to avoid redundancy of work and to avoid, you know, using the resource time and avoid wasting time and resources of the community. Ang United Architects of the Philippines BC Chapter, pinakinggan kamakailan ang mga plano ng Mabuhay at Filipino BC. Matapos nito, pinili ng grupo na sumuporta sa Mabuhay. Nakikita mo, kanin yung parang tama yung ginagawa ng isa. So from there, ayun, at saka yun na nga, may pondo din yung sa kabila. Paliwanag ng Mabuhay, di nila pwedeng pangunahan ang gobyerno dahil gusto nilang makasigurado na matatapos ng maayos ang proyekto. Of course, this is an 8 to 10 year project and nothing can have shortcuts. We do ask the community to be patient with us, but also trust in the process. Samantala, ilang buwan bago ang halalan sa BC sa Oktubre, hinikayat ni Rumbawa ang komunidad na tiyakin sa mga kandidato na kasama sa kanilang plataforma ang pagpapatayo ng isang Filipino Cultural Center. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Bumida ang mga libro at artwork mula sa Pilipinas sa Asian Festival of Children's Content 2024 na ginanap sa Singapore. Naipakita rito ang galing ng Filipino writers at illustrators sa larangan ng panitikang pambata. Nagpapatrol, Joyce Zaide. Tampok ang Pilipinas sa Asian Festival of Children's Content o AFCC na ginanap noong 23 hanggang 26 ng Mayo sa National Library ng Singapore. Ang AFCC ay isa sa pinakamalaking pagdiriwang ng kwentong pambata sa Asia na inoorganisa taun-taon ng Singapore Book Council. Bilang country of focus ngayong taon, nabigyan ng pagkakataon ng Pilipinas na maibahagi ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga panel discussions, workshops, storytelling at iba pang programang inihanda ng National Book Development Board ng Pilipinas. By bringing our stories to the world, people will see our creativity, the way we write, the way we do illustrations, and of course to share our culture with our kabayan. Nakakatuwang malaman ang mga kwento ng mga master weavers from different indigenous communities. Napakalaking pagkakataon upang itanghal ang kagalingan ng mga Pilipino at ang kanilang mga kwento. Curiosity ang tema ng 2024 AFCC. Ginamit bilang key visual ang artwork ng international award-winning illustrator na si Beth Parocha na humugot ng inspirasyon sa pagiging archipelago ng Pilipinas. So, yung character ay nagta-travel sa dagat, curious about the environment. Naglalakbay siya na papunta dito sa para makita niya ibang Asian countries kasi ang curious siya eh. Tapos makikita niya na maraming pagkakapareho ang bawat bansa na nasasakupan ng Asia. Na may pagkakaiba siya pero merong kaparehuhan. Nakatakdang isalin sa Tagalog ang 5 librong mula sa Singapore habang 5 libro rin mula sa Pilipinas ang isasalin sa Ingles. Layo ng AFCC rito na isulong pa ang pagpapakilala ng kultura ng dalawang bansa sa mga batang mambabasa. Ang Singapore at ang Pilipinas ay nagsasalin sa kanya-kanyang wika ng mga aklat na pambata. Kaya mas marami ang nagiging kaalaman para sa ating kabataan. Ito ay maganda rin dahil ginawang country of focus ng Asian Festival of Children's Content ang Pilipinas ngayong taong 2024 kung saan ating ding ipinagdiriwang ang 55th anibersaryo ng ating diplomatic relations. Diplomatic relations sa pamamagitan ng Singapore at Pilipinas.
Tunay na maipagmamalaki ang kontribusyon ng mga Pilipinong mayakda at illustrators sa larangan ng panitikang pambata sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na imumulat sa kulturang Pilipino ang mga kabataan at ang mga susunod pang henerasyon. Para sa TFC News, Joyce Zaide, ABS-CBN News, Singapore. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya!